Hello everyone! Welcome po sa video natin ngayon. Ako po ulit si Forex Coach Jonathan Liu. And madalas po tinatanong sa akin to eh, Coach, saan po ako makakahanap ng mga news or updates about Forex? Okay. So, actually, ang dami po nating sources na pwedeng pagkunan yan. And depende po kung anong klaseng source ang hinahanap natin, anong klaseng balita, anong klaseng update po ang gusto natin. So, unahin muna natin dun sa ating research and education part sa XM. Kasi dami na natin binibigay dun eh. So, first, pwede tayong makakuha dun ng mga, yung current news, no? Current na importante sa market. Kasi yan, importante-importante po yan eh, no? If you're going to do fundamental or sentiment analysis, it would be good to take note of what's happening in the market right now, no? Ano yung mga economic data na lalabas, ano yung mga importante doon sa economic data na yun. Kasi hindi naman lahat importante, no? Meron lang specific. So, for example, sabihin natin, medyo mataas ang inflation ng US. Yun ang importante sa kanila ngayon. So, we focus on inflation-related data. You're looking at CPI, no? You're looking at, you know, actual inflation, and yung probable response ng central bank sa mga ganyan. So, yun, makikita na natin agad yun dun sa mismong platform natin, no? Sa research education natin, lumalabas na yung mga balita na yun. In addition to that, pwede kayong tumingin dun sa mga economic side ng mga usual major news outlets, no? Like Bloomberg, CNBC, no? Reuters, yung mga yan. Meron yung sarili nilang mga economics part. So, pwede kayong doon tumingin ng mga ganong klaseng balita, no? Now, a second type of update that you would like to check out would be yung mga technical analysis, no? Ano yung mga setups sa mga charts na pwede nating makita. So, the setups could be, you know, different things, no? Meron tayong nakikita ulit dun sa website natin, no? Sa research and education natin, may mga technical summaries dun, technical setups. For example, if you're looking at Euro-USD right now, it is channeling upwards, blah, blah, blah. This is the support, this is the resistance. So, yun yung ganong klaseng update, no? Now, if you're looking outside, no, for those types of updates, I would say that it's very subjective, no? Ibig sabihin nun ay ang daming naglalabas ng mga ganyang klaseng updates, no? Kanya-kanyang technical summaries, but it depends on their view of the market. So I would suggest you try to pick something reliable, something that you know, no? Yung mga kakilala na natin. So we have that again dito sa XM, plus kaming mga instructors with Tradepedia, no? Dito sa XM Philippines. We provide you, you know, with all of those setups during our live education. Okay. Now, lastly, syempre, you also have some updates, no, doon sa ating economic calendar. But again, that is tied doon sa unang napag-usapan natin. Meron din tayo sa website yan, economic calendar. It's a list of all significant events that will come out for the week. Importante yan, ha? Kailangan, tinitingnan natin. For example, this week, ito yung mga lalabas na data. Ngayon, i-compare mo po yun dun sa mga nababasa nyo sa headlines, no? Ano kaya yung mga importante ngayon sa headlines? And then you take a look at the economic calendar. Kailan ba lalabas yung mga data na yan, no? Para maabangan natin. Alright? So, yun po yung mga types of sources na gusto nating tignan, no? At dun din po natin makikita yung ating mga news and updates that we like, no? Specifically, you can check out our website. And yung sa XM.com natin na research and education. Then you can also check out yung mga major news outlets. Right? So hopefully nakatulong po yun. And that would, you know, specify a little bit more kung ano ba yung mga tinitrade natin at tinahanap natin. Alright? So see you on our next video.